Hi mga kasari, welcome back to my channel, and for today's video mga kasari, isi-share ko naman sa inyo ang modus na nagaganap sa mga bigasan. So ito yung mga nagtitinda ng mga bigas, sub-dealer, or yung mismong kinukuhaan natin. So kung gusto mong malaman kung ano yung modus na ito, just keep on watching at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na isi-share ko. So, ito na nga mga kasari. So, nung nakaraang vlog ko is about modus sa tindahan, yung mga nagaganap na kalokohan ng mga kawatan sa ating tindahan. So, ngayon naman, ang isi-share ko naman is yung modus na nagaganap sa bigasan. So, ito ay isang modus na nakakalungkot, lalo na kung tayo ay umaasa lang naman sa mga sub-dealer. Yung mga sub-dealer na to is ito yung mga kinukuha na natin sa palengke. So, ang pinaka-dealer talaga mga kasari is yung dumedirekta sa magsasaka, sa mga, yung mga rice mill. Ayan. Yung sa, kung nanood kayo nung nakaraan sa mga previews na vlogs ko about sa mga rice mill, yan kung saan kami kumukuha ng bultong-bultong mga bigas, is ayun yung sinasabi kong mga legit na mga dealer talaga. Sa kanila talaga yung bagsakan. Palay pa lang sila na yung nagawa ng into bigas. Yun. So, itong mga sub-dealer na to, ito yung mga nasa palengke. Ito yung mga parang middleman na kung tawagin. Kumukuha sila kay dealer dun sa rice mill. Tapos, ayan, ibibenta nila sa palengke, which is tinatawag na silang sub-dealer. So, ito nakakalungkot kasi nung nakaraan is nabalita ito na merong, merong nagbunyag ng mga tauhan ng isang bigasan store na ganito pala yung ginagawa nila para mas kumita yung may-ari. So nakakalungkot kasi kailangan mo pang gumawa ng masama para lang kumita ka ng malaki-laki. So alam naman natin pagdating sa bigas, ako alam ko yan na kami dito kapag wholesale ang bintahan namin is maliit lang talaga yung aming tinutubo. Mas kumikita kami kung retail namin siyang binibenta. Pero okay lang kasi nakakakuha naman kami ng mas marami. Mas maganda kasi kung mas marami kang makuha sa dealer doon sa rice mill talaga kasi una-una medyo malayo siya. So talaga aksayado sa pamasahe. So kung nakakaubos ka naman ng sobrang daming ilang sako, no, 'di ba? Okay naman na 'yon. Parang ang pinakatubo mo na lang is parang ibinayad mo sa gasolina na pinunta mo doon. So doon ka lang talaga babawi sa retail. So okay lang naman 'yon sa amin kasi medyo malayo kasi talaga yung binibilihan sa Bukawi. So kailangan talaga pagpunta mo doon is marami ka talagang bibilhin. So ito na nga, back tayo sa ating pinag-uusapan. 'Yun na nga nangyari. Binisto nila yung kanilang ginagawa dun sa bigasan na yun. So, ipapakita ko sa inyo yung video kung paano yun nangyayari. So, ayan mga kasari. Kung mapapansin nyo itong dalawang tauhan, ang ginagawa nila bawat sako is binubutasan nila. Ayan. Kumukuha sila ng isang kilong bigas mula dyan. So, ang pambutas nila dyan mga kasari, kung familiar kayo sa burike, ito yung matulis na metal na kapag tinusok mo dyan, ang dulo nun is maglalabas ng bigas kasi ano yan, butas bawat dulo. So ayan, nakakalungkot kasi binisto nila na ayan ang ginagawa ng kanilang amo. So ayan yung utos ng amo nila para daw kumita sila, then iyang pa isa-isang kilo na yan hanggang sa makaipon sila ng 25 kilos, tapos ilalagay nila yan sa isang sako. Ayan, kung mapapansin nyo, kukuha siya ng sako and diyan niya iipunin yan. So nakakalungkot kasi yung binebenta nila is kulang. So ang laking kalugian niyan sa bibili niyan or kahit doon lang sa sa kakain lang. 'Di ba? Yung gagamitin lang sa bahay. Sayang na sayang yung isang kilo. So ayan oh, tingnan niyo kung papansin niyo, araw-araw daw nila yung ginagawa. Ayan. May metal na pantusok. Ayan, parang hose ang dating. Ayan, 'di ba? Kakalungkot lang. So ayun na mga kasari, napanood nyo na nga, diba? Nakakalungkot, sa isang sako, talagang kumukuha sila ng isang kilo. So yung binibenta nila is yung half 25 kilos na bigas. So yung kalahati ng 50 kilos. So yun na kasi yung uso ngayon. Ganon din yung binibenta namin dito. 25 kilos na rin siya. Maganda siya kasi madali siyang buhatin. And ayun nga, nakakabili ka na ng pakalahating ganon kaysa dati na talaga 50 kilos lang yung available. So yun nga, pinakita niya doon kung paano nila ginagawa. Binubutasan nila. Yung pambutas na ginagamit nila doon mga kasari is tinatawag na buriki or burike.
Ayan, isa siyang mahabang metal na para siyang ang itsura niya is para siyang syringe na meron siyang butas, matulis yung pinaka-tip niya din, meron siyang butas. Na kapag itinusok mo siya, maliit lang yung nagagawa niyang butas, pero ayun nga, lulusot siya sa parang butas na yon, then aagos siya sa kabilang butas. So makikita mo na kung ano yung bigas, ayan, kung anong klase ng bigas. So yung burikin na yun, mga kasari, ginagamit yon ng mga palay dealer o yung mga dealer natin ng bigas para malaman kung gano'ng kaganda yung bigas. Or ayun kasi yung parang pang ano nila, kapag may pupunta sa kanilang mga sub-dealer, ipapakita nila yung bigas na tutusukan nila yun, tapos papakita nila sa sub-dealer yung mga bumibili ng bultuhan. So hindi na nila kailangan pang bulat-latin or sirain yung pinaka-tali. Di ba may tali, may PC yun. So hindi na nila yun kailangan pang gawin. So yun yung ginagawa nila, gumagamit sila ng burike. So sa mga taga Nueva Ecija, Bulacan at saka sa Pampanga, yun yung katawagan nila doon, yung burike nila. Yun yung metal na itinutusok. So yun yung ginagamit ng mga tauhan nila doon sa video. So nakakalungkot kasi kumukuha sila bawat sako ng 1 kilo. So ang laki ng ano yun, laki ng kabawasan yun, mga kasari. Lugi ka na, lalo na yung mga hindi alam, katulad natin, tindahan, bibili tayo sa palengke. For example, hindi ko naman nila lahat, pero 'di ba malay naman natin dahil sa palengke, tapos yung pala ginaganoon nila. 'Di ba? Alam natin na 25 kilos tapat tayo sa ating mga customer, binibigay natin talaga kung ano yung binibili nila, tama yung timbang, 'di ba? Yung ginagawa natin. Tapos mamukad-mukad mo na lugi pala tayo kasi kulang na tayo ng 1 kilo. So malaking kawalan 'yon sa atin. Kaya nakakalungkot yung mga kumukuha talaga sa mga palengke lang ganoon na hindi dumidirekta. Or baka meron din sa mismong sa rice mill na nagaganon. Pero ang ano ko talaga dyan is sa mga sub-dealer yan, mga kasari. Kasi mas gusto nilang kumita ng malaki. Kaya nila ginagawa yun. So nakakalungkot kasi is tayo yung nalulugi kasi kulang na siya ng 1 kilo. So ayun nga, binisto nila na ganun yung ginagawa nila. Hindi ko alam kung bakit nila binisto yun, pero advantage na rin yun. Maganda na rin yun na sinabi nila kung ano yung ginagawa ng mga nagbebenta ng bigas. So nakakalungkot lang, para maging aware yung lahat na kailangan pala natin na i-check yung ating binibiling bigas. So ito yung tip ko. Kapag tayo bibili ng bigas sa palengke, tapos i-retail natin sa tindahan, make sure lang na ipatimbang natin siya. Huwag tayong mahiya. Ipatimbang natin siya na kailangan is pumalo siya talaga ng 25 kilos or 50 kilos. Di ba? Kasi dun pa lang malalaman mo kung nakuhanan ba siya. Kung may nagawa bang hindi kaaya-aya dun sa bigas na yun. And pangalawa, kung marami ka namang binili, so jahe naman, kunyari, bumili ka ng 10 sako or 15 sacks sa palengke. Kunyari, suki mo na siya. So nakakahiya na ipatimbang mo ng isa-isa. So sa bahay pa lang, kailangan meron kang timbangan na pang 50 kilos. So timbangin mo siya. Doon mo malalaman kung niluloko ka nung pinagbilhan mo. Para kung in case lang na niluloko ka pala niya, kulang yung binibigay niya sa'yo, di ba? Pwede kang mag-switch sa ibang tindahan. Pwede kang mag-try naman sa ibang tindahan. Ganun, para lang malaman mo na tama talaga yung timbang. Magtatanong kung nahahalata ba kapag tinusok natin ng burike yung bigas. So ako, nung last time na bumili kami sa Mukawi, nakita ko yan talaga, na tinutusok nila yung bigas. Pero hindi ko alam kung bakit nila tinutusok. Pero yung nakita ko na yon is, hindi pa siya bigas, palay pa lang siya. Bawat pasok niya sa bodega, talagang tinutusok niya isa-isa. Siguro, inaalam niya kung talagang palay ba talagang yung laman ng mga sakong-sakong yun. So ayun, nakita ko na after mo siyang tusukin, is hindi na siya nahahalata. Lalo na kung sako, diba, parang banig yung pagka-formation yan. So kapag tinusok mo siya, magkikreate siya ng butas, pero kapag inayos mo na yung sako na yun, is babalik siya ulit sa dati niyang shape. So hindi talaga siya makikitaan na binutas mo talaga siya. Ang galing nga nun eh, kasi para talaga siyang syringe na sobrang nipis ng tulis niya talaga. Tapos ano yun, kapag tinusok mo nga siya, lalabas yung bigas, is pag tinanggal mo na, tapos ginanon mo na yung pinaka surface nung sako na yun, is babalik siya sa dati. So ang galing nung nakaisip nun. So ayun yung burike. So hindi lang, mga kasari, sa bigas yan, sa lahat ng mga binibili natin, lalo na yun nga, hindi natin may iwasan yung iba talaga, is kailangan talaga manloko para lang kumita. So tayong mga fair sa lahat, tayong mga lumalaban ng patas, so ayaw natin ng ganun. So kailangan talagang masid, maging observant ka sa paligid, lalo na yung binibili mo, i-check mo, ayan, mga bigas, kailangan i-check mo yan, itimbang mo yan. Kahit yung mga nagtitinda ng mga super kalan, MGAS, ayan, i-check natin yan. And yung mga bumibili sa atin ng super kalan, MGAS, tignan natin kung okay yung
yung tangke, kung butas ba kami, marami kaming experience na naloloko talaga kami. Ang ibinibigay sa amin is butas, ganyan. Tapos yung iba naman sira. So pag mga ganun kasing sabay-sabay, hindi mo na siya ma-check. So kailangan talaga na ma-practice natin na mag-random check talaga tayo sa lahat ng ating paninda. So yung sa mga chichirya naman, kailangan i-check natin. Minsan pindutin mo bago ka bumili, kasi minsan mga kunat na ganun. Syempre pag tinindam mo, hindi na yan mabibili kasi makunat na siya. Ayun, sa lahat. Sa ice cream naman, kailangan i-check mo. Minsan yung delivery nila is to now, yan, deform na. So hindi mo na yan mabibenta. So sa lahat yan, yung tips ko is para sa lahat. Kailangan talaga is maging mapanuri tayo, yan, maging sigurista tayo. So yun nga, nakakalungkot yung ginawa ng mga trabador na yon, na wala silang magawa kasi yun yung utos ng kanilang amo. Pero yun nga, dahil sa isiniwalat na nila, for sure, ayun, yung mga nakakakilala dun sa store na yun is wala na talagang bibili dun, kasi alam nila na hindi patas lumaban yung may-ari nun, nanloloko. So yun nga mga kasari, ang bottom line dito, kailangan talaga tayong maging mapanuri at mapagmasid. So lalo na tayong mga negosyante, yung mga small business na katulad natin, di ba? Kailangan talaga i-check natin, mag-random checking tayo sa mga ipinamimili natin. Hindi lang sa bigas, sa lahat, kasi hindi mo talaga may iwasan na meron talagang taong manluloko at manluloko sa'yo. Isa pa palang use ng buriki mga kasari is para i-check kung quality ba yung ating bigas. Ayan, yan yung ginagamit talaga ng mga malalaking bigasan. So titingnan nila kung gaano kaganda yung bigas na tinitinda nila, at para ipakita ito sa mga kanilang mga consumer. So yun nga mga kasari, ang sharing ko for today, sana nakatulong sa inyo. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-share ko. Bye!